Hello everyone, welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. Today po ay gusto kong i-share sa inyo kung paano ako mag-propagate ng Dendrobium Orchids. Ito po yung ibang Dendrobium cakes ko na minount ko sa Driftwood. Yung iba dito ay mga 6 months old pa lang, yung iba ay 1 year na. Under direct sunlight po sila dito. Mapapansin nyo po, yung mga Dendrobium cakes ko ay medyo maliliit kasi hindi ko sila masyadong naasikaso. Palagi po akong umaalis. So, di po regular ang pag-fertilize ko sa kanila, lalo na't naka-mount lang sila or naka-inorganic media. Ito yung mga Dendrobium cakes ko na dinala ko galing Bataan. Medyo malalaki na sila kaya kailangan na nilang ilagay sa pot. Karamihan po dito ay mga natanggal ko sa mga malalaking Dendrobium. Yung iba, kusang nababali yung cane. Katulad nito, hindi ko to kinat. Tingnan nyo po. Kusa siyang natanggal o nabali. May kasamang cakey. Itong isa ay kinat ko. Pero tingnan nyo po yung wound niya. Oh. Medyo ano na siya, healed na siya. So, ganito kalaki ang magandang ipat kasi malaki na talaga siya, tsaka yung cane niya pwedeng kasamang ipat, magho-hold siya doon sa pot. Paano nga ba magparami ng Dendrobium Orchids? Meron akong lumang video kung paano ko sila pinarami noon, pero hindi ko po sila sinasadyang paramihin. Yung iba po kasi, sinasadya nilang magparami talaga. Yung gugupitin nila ito, minsan nga mga dalawa pa yung gupit, tapos ilalagay nilang ganyan. Pinapatubo nila sa coco pit o kung saan, sa coco fiber. Tapos, yun ang paraan nila ng pagpaparami. Hindi ko po ina-advise yun. Antayin nyo po kusang magkaroon ng cakey yung orchid. Naantay ko siyang kusang magkaroon ng cakey, tsaka ko siya puputulin. Usually, pag ganito, dito ko siya puputulin. Kaya lang ito kasi, natanggal siya ng kusa. Kaya tingnan nyo po yung cane niya, hindi even. Kasi kung cut mo yan, dapat siya ganito. Ito, talaga kinat ko kasi okay pa yung kinat, nagtungan nito eh, kumbaga nakaganyan siya tsaka hindi siya balik dito, so dito ko siya kinat. Pero ayan na po, oh. Naghilom na yung sugat, hindi ko yan nilagyan ng cinnamon or inisprayhan ng hydrogen peroxide. Pagka-cut ko, lagay ko lang sa kanya ganyan, tapos kung maiwasan yung wag mo nang diligan ng matatlong araw, wag yung diligan. Tapos, alagaan nyo lang siya ng katulad ng pag-aalaga ng ibang Dendrobium. Kung dilig, dilig. Pag nag-fertilize, fertilize. Ganon. Hanggang sa ready na kayong ipat siya. Tingnan nyo po, oh, may mga live roots siya. Yung iba namatay na. Yan, oh, may mga live roots. Green siya. Oh. So, ready na itong ipat. At maganda na itong ipat. Tatlo na yung cane niya. Malaki na siya. So, ngayon, ipapat natin siya. O yan, yung malaki na siya. Puputulin ko na siya. So, putulin ko siya hanggang dito. Ayan. So, check natin yung cane, ha? Kasi ako, chinecheck ko. Tignan niyo po, oh. Kalahati, bulok. Lahati, green. Pwede nyo rin siyang i-twist. Kaya lang, mas okay na i-cut na lang kasi para may mag-hold sa kanya pag pinat mo. Parang steak na rin siya. Ito, tingnan nyo po. Oh. Ganda ng ano, ng roots niya. So, kumbaga, ito lang unang cake na tumubo. May tumubo ng isa. Katulad nito, nauna siguro ito, tas na ito nauna, tas may tumubo ng isa. So talagang medyo may edad na itong mga cakey na to, hindi bagong tubo. Kaya pag nagtanggal po kayo ng cakey,
Siguraduhin nyo na, kaya na niyang mag-survive. Cut natin to. So, maganda mag-cut sa gitna ng dalawang nodes. Ganyan, oh. Kung dito ko ilalagay, oh, ganyan. So, hanggang dito, pwede pa ako mag-cut. Kailan dito ko na lang siya ikakat sa gitna nito. Ingatan niyo pong makat yung ugat. Pero kung halimbawa, nagpaparami kayo ng dendrobium na talagang gusto nyo talagang magparami at sinasadya nyo talagang mag-cut ng cane, wala pong assurance eh na magkakaroon to ng cakey. Minsan nga, mang-iikli pa nung cane na kinakat nila, mga ganito lang oh. Bawa yung isang mahabang cane, mga tatlong beses pa nila kinakat o dalawang beses. Tapos, nilalagay nila, assuming na magkakaroon ng cake itong mga to. Hindi po yun mangyayari. Bihira pong mangyari yun. Na ganun. Sasadyain nyo yung magpatubo ng cake. Kasi hindi nyo sure kung may tutubo dyan eh. Sa mga nag-try po noon, comment po kayo kung tinry nyo yun at ilang percent yung may tumubong cakey out of halimbawa 10 cane na kinat nyo tapos ganun ang ginawa nyo. Swerte po kayo kung may mga 80% or 70% na may tutubo, kumbaga 7 out of 10 or na timingan nyo lang na talagang maganda yung cane na naputol nyo kasi ito lumang cane na to, kumbaga mamamatay na siya. Nag-produce lang siya ng cakey sa dulo. Kaya minsan nakikita niyo yung lumang cane, mag-isa lang. Kung hindi cakey, pinoproduce niya flower. Kasi gusto niyang mag-propagate. Gusto niyang mag-survive. Gusto niyang magkaroon ng tagapagmana. Or gusto niyang ma-maintain yung kanyang variety. Dalawang paraan ng pagpoproduce, di ba? Flower siya, nag-hope siya na i-pollinate siya, pagkaroon ng seeds, which is hindi naman natin kayang buhayin yung seeds unless nasa lab ka. So, ang pag-asa natin ay dendrobium cakey. So, yan, nakadalawa na tayo. So, anong gagawin ko dito sa dalawa na to? E di, lalagay ko lang rin doon. Malay mo, may tutubo. Pero duda ko kasi pawala na yung ano eh. Kumbaga wala ng energy ito na mag-produce pa ng bagong cane. So, ito naman. Tingnan nyo po. Oh. Yan. So, kusa silang natatanggal eh. So, ito halos bulok na. Ayaw ko na siyang ipasok sa pot. Kaya, ang gagawin natin dito ay iti-twist natin siya. Ganon-ganon po. Ingat po na huwag ma ano yung bagong roots o yung bagong ano yan. Pwede nyo ikutin na ganyan. Kasi bulok na to. So, pag nilagay mo sa pot, lalong mabubulok. Yan. Tingnan nyo po. Oh. Wala na. Dry na rin yan. Hindi na fresh yung wound. Tapos ito. Tingnan natin. Pwede nyo pong i-cut kung hindi matanggal. Medyo naka-attach pa siya sa medyo green eh. O, kaya lang, hindi ko na siya pwedeng i-cut dito at i-cut dito at ilagay dahil mabubulok ito. Hindi natin alam kung infected ito. Madadamay pa ito. So, ito may konti siyang wound. So, pag may wound na ganyan, huwag nyo munang ipat. Patuyuin nyo siguro ng mga 3 days. Pero, spray-spray nyo rin po siya. Pero kung gusto nyo na po kaagad na ipat, spray nyo po ito ng hydrogen peroxide. So, ito ready na kasi kinat ko siya. Kasi mahaba yung cane nito eh. Tsaka kulay green pa kaya kinat ko yan. So, ito naman, ito ganun din, oh. Dalawa siya, oh. So,
Anong gagawin natin dito? Ay. Ipat ba natin silang magkasama? O pahiwalayin pa natin? So, gawin ko dito ay ipat natin magkasama. Sobrang haba yata. Yung video ko na before yung nodosa, yung Dendrobium orchids, rainy season care, yung mga bulok na kikitinanggal ko. So, yung mga ganito rin na mayroong ganito, na mayroong mga cakes na pwede nang ilipat, ay tinanggal ko rin. At ngayon naman, magiging busy ako sa pagpapat ng mga cakes na to. Try ko kaya itong i-mount. Kasi parang kailangan pa niya ng nutrient dito eh. So, ito, i-mount ko. I-mount ko. Try natin. Parang hindi na siya pwede dyan. Kailangan niya ng mas malaking pot. Mabilis kasi sila lumaki eh, no? Hanap tayo na medyo maliit. Ito na lang. Ay, ito meron ding wound. So, ito. Yan, oh, wala siyang wound. Kita niyo po, wala siyang wound. So, yan, ang lagay natin dyan. Lagyan natin ng lava rock sa baba. Kung may uling kayo, maganda rin lagyan ng uling. Wala akong uling na nakaready ngayon eh. Tapos, malalaking lava rock po yun. Ito yung maliliit. Binabad ko to sa hydrogen peroxide. Squirt lang po. Mga 5 ml in 1 liter ng 20 volumes ng hydrogen peroxide. So, ang growth niya papunta dito. Papunta dito. Kaya, ipin natin siyang ganyan. Tingnan natin. Pero ako, minsan, hindi ako masyadong nagpipin eh. Mas ginigitna ako siya eh. Kasi, baka may tendency din na magkaroon din ng tubo dun sa kabila. Masyado ng ano. Kaya, ganyan lang. Yung halfway lang. Pwede po mixture ng lava rock and pine bark. Gusto niyo lava rock lang, hydrotone, kung ano pong meron kayo. Pero mas gusto ko po kasi ngayon ng lava rock. Medyo mura, saka para matagal, para hanggang lumaki siya. Kasi yung coco husk, ang bilis mabulok ngayon kasi tag-ulan. So, ito naman, pat natin. Kapitin ko na itong mga ugat. Kasi for sure, ano na to eh. Old roots. Para hindi mag-ano sa pot. Mabubulok lang rin kasi ito doon. So, yan. So, ito po, tinan nyo. Ito yung old niya. Ito yung new niya. Kaya pag ganyan, ang pag-pot natin. Yun. Kaya nyo medyo i-open na konti yung kung saan yung ano ugat para makahinga. Yan. So, okay na yan. Dadagdagan ko na lang ito ng pine bark. Medyo mainit pa yung pine bark eh. Then ito, cut natin na to kasi wala na to. Ayun. Wala na yan. Then, cut din natin ito. Tingnan nyo po, nag-flower pa siya, oh. So, nung nag-flower siya, sabi niya, ay, hindi siya na-pollinate, to. Gumawa siya ng cakey niya. Kasi gusto niya mag-survive yung kanyang variety, yung kanyang lahi. So, ito, try kong imamount ko ito. Wala na ring wound yan. So, ito po, may butas yan, oh. May ready ng butas. Binarena na yan. So, try natin i-mount ito. Medyo ibaba natin ng konti kasi dito yan tutubo pataas. Hindi ako masyadong nagmamount ng dendrobium eh. Unless na yung mga special variety. Kasi medyo ano sila yan eh. Yung iba ayaw nila ng nakapot. Yan po. So, tinalik ko yung cane niya. Kasi
naka-attach pa naman siya dito sa cane at medyo okay pa yung cane. So, siguro kaya pa naman ng cane i-support itong orchid na to hanggang sa maka-attach yung roots niya sa mount. So, ayan na. Ang bilis, no? So, kung limited ang space nyo, gusto nyo lang i-sabit ito dun sa mga gilid-gilid ng bahay nyo, sa pader, sa steel matting. Gusto ko yung steel matting. Yan, okay na siya. Sealed naman yun. Sealed rin ito. So, ito naman ang gagawin ko. Lalagay ko siya dito sa ganito. Ihang ko siya sa likod. Kasi, sabi ko nga, limited ang space ko dito. Kaya, nag-device ako ng mga method na ma-accommodate lahat ng orchids ko. Marami pa akong orchids sa bata. Hindi ko alam kung paano ko sila ililipat dito. So, ito, yung growth niya, ayun, no? Ito papunta, diba? Yun ang nauna. Kaya lang, di natin sure kung magkakaroon yan ng growth yan. So, ganyan natin siya ilalagay. Yan. Ganun din, same ang potting mood dyan. Kasi tag-ulan ngayon. Madali kasi yung mag-adjust ng potting media pag inorganic. Kasi pag nagtag-init, dagdagan nyo lang ng sphagnum moss o kaya ng coco fiber. Ito kasi may fine bark na rin naman. Kailang manipis na layer lang sa taas. So, lagyan nyo rin po ng uling. Maganda pong may uling ang orchids eh. Kaya kung nagkaroon ako ng chance, lalagyan ko nito ng uling. Pag nakakuha ako ng uling, gusto ko yung uling ng kakawati. Matibay yun eh. Kasi maraming klase rin ng uling eh. Uling ng ipil o ng kakawati, yun ang maganda. Ayan. So, okay na siya. So, ito yung dati kong ginagawa sa mga dendrobium cakes ko. Ginagawa ko pa rin naman hanggang ngayon. So, ito, tingnan nyo yan, may butas yan. Ito wala. So, parang semi-hypo. Kasi nung summer ko siya niripat, kaya ganitong ginawa ko. Depende kasi kung kailan ko sila niriripat eh. So, ayan na yung coco fiber yun. Pine bark at saka kaya coco fiber kasi nga summer nun eh. Tsaka lava rock. So, ito na siya. Ayan yun. Ayan. Tapos ito, tingnan niyo po, may maliit na tumutubo. So, yan. So, ito na yung mga dendrobium cakes natin. So, mamili kayo kung paano nyo siya gagawin. May isa pa akong ipapakita. May video ako na yung naka-clip siya sa coconut husk. Okay din ho yun. So, gusto kong pakita muna sa inyo kung ano yung nangyari dun sa kinat natin kahapon. Yan, tingnan nyo po. Diba, nag-whitish siya. So, nagsi-self-heal yan. Magda-die back yan. Di ko alam hanggang dito. Usually, hanggang dun sa may node na yan. Then, itong isa. Ito kasi may infection na. Kaya tingnan nyo, kalahati niya, brown, kalahati niya yun. Kaya, si self-heal na yun. Pero, hindi na ako umasa na may tutubong cakey dito. So, ito yung mga pinat natin kahapon. Hindi na ako nagkaroon ng chance na lagyan ng pine bark kasi gumabi na. So, ito yung pine bark. Yung pine bark na nilagyan ko ng hot water. So, malamig niya kasi overnight na yan. Okay lang yun. Huwag lang more than one day. Ang bango ng pine bark. Yan. Paikutan nyo. Toppings lang. Kumbaga sa cake icing lang. Kahit mga 3 days nyo silang lagay muna dyan sa medyo hindi naiinitan bago nyo sila ilagay sa final destination nila. Hindi sila matutuyuan kaya di muna diligan dahil basa yung media na ginamit natin. Then, nakakita na rin ako ng uling. So, ito, lalagyan ko kahit isa o dalawang piraso pang-adsorb to ng mga impurities o excess na mga salt build-up. Haluan nyo ng konting uling yung potting media nyo. Mas maganda. Ayan. Ayan.
ano pa tayo ng medyo maliit. Pwede natin lagay dito. Yan, uling yan. So, ayan na po yung final na potting media ko. Yan na po ang final na setup natin. So, yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment, at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.